Misa ka sumala pa sa 108% kon 1.2 metriko tonelada ang rice self-sufficiency sa Sokserjan Region base sa gipagulang datos sa Department of Agriculture Region 12 sulod sa tuig 2023. Nagpasabot lang sumala kini nga nakabot ang panginahang lanong supply sa bugas sa rehiyon ug nakamugna og surplus nga nagpauswag sa atong food security. Kahibaluan sa Mindanao, Rehiyon 12 ang nagunang pinakadakong producer sa bugas ug pang-unom sa buok Pilipinas. Sigun ni Dr. Lorna Velbar, Regional Technical Director for Research and Regulation sa DA-12, usa sa mga probinsya sa adunay dakong kontribusyon sa palay kon unmilled rice. At ito po ay binubuo ng mga apat na probinsya at ang pinakamataas po na probinsya ay ang ating Cotabato Province na nagtala ng pinakamalaking production na nasa 498,892 metric tons. At sinundan po ito ng ating Sultan Kudarat Province na mayroon pong 406,929 metric tons. And ang South Cotabato po ay mayroon tayong 310,251 metric tons. At ang Sarangani po ay mayroon tayong 40,232 metric tons. Karong 2024 target average sa ahensya ang 3.9 metric tons matag ektarya ug pinaagi sumala pa sa mga intervention nga programa nagtuo ang nasangpit nga makabot ang maong target. Gani ang mag-uumang si Segundo Cabradilla sa Sarangani, lauma ng suporta kanila nga mga mag-uuma ilabi na sa abono sa palay. Gani karon kay Nanay Kuan, gobyerno nga kanang DA nagkuhan sa suporta sa mga nang importante ko sa buhaw kanang kung kuhan kanang similya abono o kanang mga chemicals muna importante kinahu. Gikan sa 3.9 billion nga pondo sa karong 2024, 1.7 billion nga pondo ang gigahin alang sa rice program. Asa lauman sumala pa sa mga mag-uuma ang mas dagang hinabang sama sa paghatag kanila og mga palay seed ingon man fertilizer. Kita pa ang naghago, kita pa ang gamay bahin halin. Sila hinuon ko lang si gago, dako ilang ganang siya. Muna'y problema niya. Pwede man, priminti ang kuan, ang cropping. Naiusahay, butaas ang among abot, naiusahay po, maubos. Pero ang ilahang kuan, ay karon ang bugas nila, priminti pataas eh, wala'y paubos. Kung na'y gobyerno nga mutawag sa mo, ah, kung na ang po nga, dili kami malakas sa priminti, ikan kami ko priminti ang gauma. Ila monitor ang mga uma bisa mag-uuma lang kay mao po katabang pumi sa pod katabang pumi sa nakatawhan pod kay kami magpahimo kani pagkaon extension services at yung credit yan po yung malalaki na meron po tayong 10 billion na worth of our RCEF fund. Ito po ay naka-earmark sa ating RFFA kaya po nagkakaroon tayo ng financial assistance sa ating mga maliliit na mga magsasaka. Ito po ang 5,000 worth of our cash assistance mga smallholder farmers ng registered RSBSA rice. Mga makinarya natin, like tractors, farm harvesters, planters, yun ang mga tulong ng DA, ng gobyerno para sa mga farmer. Para mas lalong mapadali at mapalaki yung, kumbaga, makatipid ng mga inputs na mabawasan para lumaki yung kita ng mga farmer. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, BRI, GADA News.